Pilipinas, katalo na tayo, no? So, ako yung natutuwa sa mga may mga tao or mga kabataan na nagtataglay ng mga ganitong talento. Kayo ba'y naniniwala na bawat isa sa atin ay pinagkalooban ng Diyos ng mga kanya-kanyang talento? Ngunit ang nakakalungkot, mga kapatid, na itong mga talento na ito na pinagkatiwala sa atin ay hindi natin nagagamit. Bakit? Dahil napapabayaan. Kung kaya, mga kapatid, ako po'y nananawagan sa ating mga magulang. Kayo po ay aking hinihimo na ipagkaloob ninyo ang inyong mga kabataan sa gawain ng Panginoon. Meron po tayo mga institusyon na gaya ng 1,000 Missionary Movement, sila po ay nagsasanay ng mga kabataan upang sila ay maturuan sa ating doktrina at maibahagi ang pabalita ng Diyos sa mga taong hindi pa nakakalam ng katotohanan. Dahil nakakalungkot, mga kapatid, na kadalasan kapag itong mga kabataan ay nawawalan ng atensyon, sila po ay napapariwala. Na-imagine na ba na pumasok sa isang simbahan pagkatapos ay wala man ng kabataan na makita? Makakita ka ng mga kapatid na 70 years old, 82 years old. Ano kaya mapifeel mo? Siguro kung naranasan ninyo yung aking naranasan, nung kami ng aking kaibigan na pumunta sa Negros Occidental, nung kami po ay na-assign doon, kami ay minsang bumisita doon sa iglesia sa may tuktok ng bundok sa may Mount Canlaon. Doon po ay mayroong isang simbahan, mga kapatid, na parang ganito maganda, no? Napakaganda ng kanyang sahig, ay tiles, at napakalaki ng simbahan. Kasama ko yung aking pastol na bumisita kami ng umaga. At nung pagpasok namin sa simbahan, nakita namin na meron isang matanda na nakaupo sa may unahan. Sa aking tansya, siya ay umiitan ng 74 years old. At sabi namin, abay, maagada pa. Dahil minis na pala yung kapatid na naririto. Mga ilang minuto, may tumating naman na isang babae, kasama niya yung kanyang asawa na 70 years old. Ito pong mag-asawang ito ay masasabi natin lagpas na doon sa tinatawag nating senior citizen. Then, nung tumatakbo yung oras, napansin namin na nagtatanghali na. Bakit kaya hindi pa tayo magsimula? Pero bakit wala pa yung mga kabataan? Sabi namin, ay siguro baka nag-camping. Siguro meron silang retreat. So, nisip namin ganun. Then, maya-maya, ako'y nakulat nung yung matandang yun na 74 years old ay tumayo sa harapan at nagsalita. Ang sabi niya, magsimula na tayo. Sa mga tinig, mga kapatid, yung pong elder na 74 years old ay pinamunahan ng service. Yung kanyang asawa, yun din yung isang matanda. At yung pastor na kasama ko, siya yung nag-speaker. Apat lamang kami doon sa church na yun. Then, nung kami po ay nagpatlak, natanong po namin sa isang elder. Sabi namin, elder, bakit wala yung mga kabataan nyo dito? Maganda sana po nandito sila dahil yung aking topic ay patungkol sa mga kabataan. Sabi niya, pastor, wala pong yun dito sa iglesia nito. Bakit? Hindi po wala, pastor. Mahabang story. Ngunit mga kapatid, alam niyo ba na may mga bagay na kadalasan yung nagiging dahilan kung bakit ang ating mga kabataan ay nawawala sa ating iglesia. Bakit? Una na rin yung napapabayaan ng magulang, napapabarkada. Pagkatapos di magtatagal mababalitaan mo, buntis na. Napakaganda ng topic kanina about sa sexual immorality. Nakakalungkot, mga kapatid, dahil yung kanilang napapangasawa kadalasan mga hindi Adventista. At pagkatapos, sa halip na yung hindi Adventista ang mahingayin pamasok ng simbahan, ay yung mga Adventista pa yung nahihingayin palabas ng simbahan. Ito yung nakakalungkot, mga kapatid. Ngayon, ganun pa man, may mga kabataan pa rin tayo dyan na sarap tabi-tabi na talagang may paninindigan. Sabi nila, hindi. Meron akong qualification. Hindi ako papayag na hindi Adventista ang aking mapapangasawa. Kaya naalala ko minsan, doon sa Tabangkalan, kung alam niyo po yung place na yon sa Negros Occidental, meron po isang kabataan na nagtanong sa kanya, pastor. Sabi niya, pastor, nice po magtanong ng boyfriend. Sabi niya, bakit?
bago naman gusto magkaroon ng boyfriend, eh pastor, lumalagpas na sa kalendaryo yung aking edad eh. Pinaganon ba? Sige, ano ba yung mga qualification mo? Ano ba yung mga hinahanap mo sa isang lalaki? Sabi niya, siyempre, gusto ko yung magandong. Sige, tapos gusto ko yung wapo, gaya ni Pastor Josapat. Tapos, gusto ko yung matangkat, gaya ni Kuya Eli. Aba, medyo mahirapan tayo dyan eh. So, sige, next Saturday, balitaan kita pag pinakita ko. Makalipas yung isang linggo, nakita sila ng pastor sa pinakusto. Siguro naman, may nakita na. Kamusta? Anong balita? Ganyan. Kapatid, ang hirap naman ang pinapaharap ko sa akin, masyado napakataas ng qualification mo. Pwede bang bababaan mo ng konti? Sabi niya, ano ba yan? Sige, kahit na lang hindi ko ako, basta matangkad, tsaka matatong. O sige, 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 next week, babalitaan kita. So, mabilis na lumipas yung isang linggo. At sabi niya, Pastor, siguro naman, ngayon meron ka na nahanap para sa akin na matangkad, na medyo matatong. Sabi niya, kapatid, ikinalulungkot ko pero hirap kumanap ng pinapahanap mo eh. Pwede bang papapapano pa ng content? Sabi niya, sige, dahil Pinoy naman, kahit hindi na matangkad, basta matatong. Pwede, sige. Makalipas yung isang linggo mga kapatid. Wala pa rin nakita yung pastor. Sabi niya, ano ba yan? Sige, kahit hindi na mayaman, kahit mahirap na lang, publik tayo ba? So, mga kapatid, nakakalungkot na may mga ganitong pangyayari sa aming mga kabataan. Ngunit, alam niyo ba, na maging sa kaharian ng langit, ay meron din tayong pinatawag ng qualification. Yung binasa kanina susing talata, dun sa Marcos 10, talatang 22. Doon ay makikita natin kapatid na yung kwento nung itong isang kabataan na lalaki na ito na hindi nakapasa sa qualification ng Panginoon. Ngunit alam nyo ba na kung ikukumpara nyo siya sa ating mga Adventista ay mas karapat dapat pa siya. Nais ko na i-project mo yung kapatid yung ano, Mark 10 verse 17 to 22. Ganito ang pagkakasabi niya. Anong sabi niya dyan, kapatid? Kung kayo po yung mga Biblia, mga kapatid, ay napakaganda na sundan ninyo kung pangmasubaybayin natin yung story. Ito po ang pagkakasabi. Ang sabi niya dito sa wikang Ingles, ang aking pong translation ay New King James Version. Now, as he was going out on the road, one came running. Sabi niya, one came running. May isang lalaki na tumakbong lumapit, knelt before him and asked him, "Good teacher, what shall I do that I may inherit the eternal life?" Bago tayo magpatuloy mga kapatid, nais ko natin yung po ang ating mangulo. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, nais namin maabot Ama ang karunungan na nais mo ipapatid sa amin. Nawa, lukubin kami ng malalang Espiritu Santo. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Ngayon mga kapatid, kung natagpuan ninyo ang talata, sabi rito, at nang siya'y umalis na lumalakad sa daan, ay may isang tumakbong lumapit sa kanya. Nais ko na i-emphasize yung word na tumakbong lumapit. Ano ba yung pinapakita nito tumakbong lumapit na ito? Kung papansin ninyo mga kapatid, noong kapanahunan ng Panginoong Jesucristo, maraming tao ano, ang naninira sa kanya. Siguro, kung halimbawa ikaw, alam nyo naman na sinisira si Kibuloy, didikit ka pa kaya kay Kibuloy? Siyempre, hindi ka na didikit sa kanya. Pero itong lalaki ito, pagaman may mga paninira, may mga bagay na sinasabi na pawang kasinungalingan naman, abay lumapit siya kay Kristo. At hindi lang basta lumapit, mga kapatid. Kundi tumakbong lumalapit. Isang gawain o isang act na nagpapakita na siya ay proud. Naranasan ko po mga kapatid, nung ako po'y bagong binyagan sa iglesyang ito, nung ako po'y nagdadala ng Biblia pagpapuntang simbahan, kapag tumadaan po ko dyan sa resinto, natatanda ko yung pagkumukha ng mga tao ngayon. Lagi nilang sinasabi, Pastor, Pastor ng Baka, pangaralan mo kami dito, kami ng mga makasalanan. So ako po'y nag-ibila, dahil ako'y bagong baptize pa lamang. So ginawa ko sa Bible ko, alam niyo po yung picture ni ano,
yung picture ni Raul dito, ni Santa Mark, ipinalo ko po doon sa aking Bible. Para magmukha siya, hindi siya magmukhang Bible. No? Para maganda yung makita. So kung ano-ano yung pinalo ko sa Bible ko, kung saan-saan ko siya siniksi, hanggang sa mga anak ako na paano magkaroon ako ng Bible na maliit, dahil nahihiyam ko kumagdala ng Bible. Ngayon mga kapatid, ang isang katanungan para sa atin, nang tanggapin niyo ba si Kristo, kayo ba ay naging proud? Meron nga eh, kapag mabautis mo na, kapag dedication prayer na, o tayo na yung mga mabautis mo han, ayaw pa tumayo, uy, tayo pa na, tayo, ikaw na. Nakakalungkot mga kapatid, dahil itong pagiging proud, hindi nakikita sa atin. No? Nakakalungkot mga kapatid, na kadalasan, nanihiya tayo. Halimbawa, uy kapatid, ikaw na yung mag-pray. Ikaw na yung mag-pray, ikaw na yung mag-pray, ikaw na yung mag-pray. Uy kapatid, ikaw na yung kakanta. Ikaw na yung mag-pray, ikaw na yung pangit-pangit ng boses ko. Diba? Minsan mga kapatid, naranasan nyo ba na naging proud sa pananampalataya na inyong tinanggap? Para sa akin na bago binyada noon, naranasan ko na maging mahiyain na wala sa lugar. Ika nga ay nakatahiya yung aking pagiging mahiyain. Isa pang bagay na nais kong palitawin dyan sa tumakbong lumapit, ito pong lalakad ito ay willing na matuto kay Kristo. Minsan ba ay nakitanong niyo sa sarili niyo, kayo ba ay naging willing nung kayo'y pinabaybustatihan pa lamang? Nung kayo'y pinibisita ni na Elder Pascual sa inyong mga tahanan, kayo ba ay nagpakita na kayo'y willing na matuto? Nakakalungkot mga kapatid, nung kami maasay doon sa Maragondon, Cavite, abay meron po doon isang babae na isang taon nang tinuruan, dinoktrinahan ng pastor. Pagkatapos sasabi sa akin ng pastor, kung kami maasay, Mark, yung babae niya na nakikita mo yan, isang taon ko nang dinoktrinahan niya, paulit-ulit na lang, hindi ko maintindihan. May pustadihin yun mo, yung maulit. So ginawa namin, may naipustadihan namin, hanggang sa nag-decide po siya na mabautismuhan. At nung AY, siya yung pinag-testimony. Ayun, ganito sabi sa kanya, kapatid, anong dahilan at nagpapapatis na tinanggap mo yung Panginoon? Sabi niya, kapatid, nakakaya kasi kay pastor eh, araw-araw na pabalik-balik sa bahay. Isang taon kalahati ko na siya pabalik-balik doon sa bahay namin. Nakakaya naman, hindi pa kapatis na ako. So makikita mo kapatid, na wala doon yung willingness. Ang nakakalungkot niyan, kaya pala tayo tumatanggap sa Panginoon dahil na-depression ka, dahil nahihiya ka. Yung willingness na tinatawag mga kapatid, hindi nakikita sa atin. So nakakalungkot, huwag naman sana. Ngayon, patuloy natin yung talatang sabi ito, tumagbong lumapit sa kanya at lumuhod sa harap niya. Dito mga kapatid, lumuhod sa harap ng Panginoon. Isang act nung kapanahonan nila na nagpapakita ng ano? Humbleness. Minsan ba nakita ninyo sa loob ng iglesia yung pagiging humble nyo? Naalala ko po noon, meron po isang kapatid na nag-backslide. Nung aking tanongin, bakit siya nag-backslide? Abay, 20 years na siyang Adventist, nag-backslide pa? Ang sagot niya, ang yamang-yamang kasi yung assistant na yun. Ang yamang-yamang kasi. Mga kapatid, sa lugar natin dito, sa aming paminibot-libot araw-araw, maraming kapatid ang nag-backslide. Hindi ko na lang papangitin dahil din sa isang kapatid. Bakit? Dahil kapag nagpakita ka ng pagiging humble, susundan niya ng pagiging ano, mapagpauba niya. Eh pag pinapakita mo na mataas yung pride mo, yung kapatid mo na mababa, tingin niya sa sarili niya, mahirap siya, wala siya, hindi siya karapat-dapat magsimba, ano nangyayari? Yung kanyang pananampalataya, humihina. Mahirap punukin ang pride mga kapatid, lalo na kung pareta. Pero huwag naman po sana na hindi tayo magpakita ng ganong ugali sa ating mga kapatid. Ngayon, patuloy natin ang sabi rito, at siya'y lumuhod sa harap niya at siya'y tinanong, mabuting guro, ano gagawin ko upang ako'y magmana ng buhay na walang hanggan? Minsan pa mga kapatid, naitanong niyo yan sa inyong mga pastor, pastor, paano kaya ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Minsan pa nailagay niyo sa isip niyo, ano kaya yung dahilan? Bakit ka naging Adventist? Tinanong ko yung isang kabataan na nabautismuhan namin. Sabi ko, kapatid, bakit ka naging Adventist? Bakit ka nagpapaptize? Sabi niya, gusto ko kasi ligawan yung chorus na niya. So, nakakalungkot mga kapatid, nung malaman na yung chorus na niya, asawa pala, nag-backstage siya.
kung ang ating mga motibo kung bakit tayo pumasok sa relihiyong ito ay dahil meron kang gustong ma-achieve, meron kang gustong maranasan, meron kang gustong makuha, kapatid, maling foundation yan. Itong tao ito, nagpapakita siya na siya ano, siya ay religious. No? Nagpapakita siya na siya ay isang tao magka-Diyos sapagkat ang nais niyang malaman ay kung paano niya makakamit ang buhay na walang ilan. Sana ilagay po natin sa ating mga Yesu. Ipagpatuloy po natin ang pagbasa sa may talatang 18. At sinabi sa kanya ni Jesus, bakit tinatawag mo kong mabuti? Walang mabuti kundi isa lamang ang Diyos. Nalalaman mo ang mga utos, huwag kang pumatay, huwag kang mangalunya, huwag kang magnakaw, huwag kang sumaksi sa katotohanan, huwag kang magdaya, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. At sinabi niya sa kanya, Guro, ang lahat ng mga bagay na ito'y aking ginanap mula sa aking kabataan. Alam niyo po mga kapatid, kung pag-aaralan yung mabuti ko sa inyong kinuha ni Jesus Cristo yung mga utos na yun, saan? Doon sa Ten Commandments. Tingnan mga kapatid, ang sabi doon, sa full pagkabata, tinupad ko na yan. Alam niyo ba, na bilang isang devoted na Hudyo, ang 613 na kautusan na nakasulat sa limang aklat ni Moises ay mahigpit nilang sinusunod. Eh tayo ng mga Adventist eh, kapag araw ng Sabat eh, di ba yan? Tagal-tagal naman mo itong araw, gusto ko na magpunta sa SM. Kapag ako na, ano ba yan? Tagal mong matapos ng PY, gusto ko na mag-computer, gusto ko na mag-internet, may kachat pa naman ako ngayon. Kadalasan mga kapatid, nagiging half-bentist tayo. No? Kalahating araw lang. Samantala kung tingnan natin, ang hinihingi ng Panginoon, isang araw. Isang araw ang hinihingi niya para sa atin na siya ay ating sambahin. Sa halip na maging pagpapala mga kapatid, nagiging burden sa atin. Bakit? Haba-haba naman magsalita ni Brother Mark, tagal-tagal naman matapos, gutom na ako, kaya magalala malapit na matapos. Mga kapatid, alam ko na batid ninyo, na itong tao ito, ay ano, hindi nakapasa sa qualification ng Panginoon. Pero kung ikukumpara natin siya sa ating bilang mga Adventista, wala po tayong sinabi. Bakit? Sa ayon sa kanyang mga actions, lahat ng kautusan, dahil kasi sinabi sa kanya ng Panginoon na gawa niya. Pero hindi siya nakapasa. Ano yung pinapakita nito? Mga kapatid, hindi po kaya nagsasabi ka, Panginoon, Panginoon, praise God, hallelujah, in Jesus' name. Nakapagnapin po ka ng martilyo, hallelujah, ay papasok mo na sa langit. Hindi sa mga gawa tumitingin ng Panginoon. Ang sabi ng 1 Samuel chapter 16 verse 7, ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Ang problema ng tao nito mga kapatid ay hindi sa paglabas ng kanyang bigawa, kundi internal relationship with God. Bago ako matapos, nais ko mag-share sa inyo na isang kwento. Nung kami po yung nasa campus namin sa One Town, kami po yung nag-i-stay sa dorm. Yung dorm po ng babae, dorm ng lalaki, magkaiwalay po yan. Yung nasa gitna po niyan, cafeteria. So talagang iniiwas sa amin na magkaroon ng anumang connection sa babae para maiwasan yung sexual immorality. Ngayon mga kapatid, dumating yung time na sabi ng teacher namin, oy, mga lalaki, umayos-ayos na kayo. Eh dahil pasaway yung mga lalaki, kahit na missionary pa yan, eh may mga kalungkad pa rin yan. So, naalala ko tuloy yung kami sinabi ng pinuno natin sa dorm namin. Sabi niya, ano kaya ganito gawin natin? Mag-book trip tayo. Kunin mo yung planggana doon sa kusina. Hindi kuha kami ng planggana. Ano lang yan sa planggana? Kuha ng kanin. Hindi lang kami ng kanin. Ano lang sa kanin? Bit ka ng ulam. Eh, bilhin kami ng iba't ibang uri ng ulam. Kanya-kanya kami bilhin ng ulam. Ibusin dito. Nilagay namin ngayon yung ulam namin doon. Tapos hindi ko na maipinyan kung anong lasa. Ito, nakain na kami. Eh, then saya-saya, kusip na kami. Hindi na kami makabangon. Hindi na kami makapagugas. Kaya sabi niya, ito po talaga yung ano doon, yung planggana na yun doon. Yung sa lugay pa siyong time, yung pong planggana na yun, nilumot na. Then kinabukasan, nung ako po yung pag-akyat ko, pagpasok ko sa dorm namin, makita ko, ang daming bote ng soft drinks dito. Uy, bawal na dito ah. Vegetarian dito, pati mga bote ng soft drinks. Huwag ka maingay, may gagawin kami dyan. Halaka, nung pag-isip ko ng umaga, nakita ko yung mga bote ng soft drinks punong-puno ng ihi. Tamad mo muna ng sila. Tinatamad mo muna ng sila. Pagkatapos, kinalingguhan, dahil paglinggo po mga kapatid, yun po yung time na nagpa-basketball kami.
Hindi na basketball kami, uulan. Ito na ngayon, uwi na kami sa doon namin. Pasang-pasayin sa patos namin, nangangamundagaan na yun. Nasopukin kami sa loob. Biglang dumating yung aming director. Sabi niya, "Oy, missionaries, linisin niyo yung dorm niyo dahil bukas na bukas ay magkakaroon tayo na paligsahan, pagandahan ng dorm. Ang kalaban niyo ng babae. Huwag kayong papayang natatalong niyo kayo ng babae." Sabi niya, "Patayo tayo dyan. Doon ka to niya sa pagpasok na namin ito." Ang ginawa namin, sabi namin, "Sir, okay lang po pala, umuwi muna kami sa bahay namin, tapos kukuha kami ng bibili kami ng mga ganito, pintura, kurtina. Kasi sige, bahala kayo." Di sa mga kapatid, mga kapatid, ginawa namin, ilagyan namin ng kurtina, yung mga bagay, yung mga dingding na walang pintura, pinuturahan namin. Pagkatapos, yung aming mga higaan, bawat higaan, sa may unan, may nakalagay na Bible. Tapos doon po sa aming mga latar, may mga picture namin. Ay, ito na. Pinapanguan pa namin yan. Ito pa upang muna. Sabi namin, "Laka, anong gagawin natin dito sa planggana, sa boteng maiye, tsaka sa sapatos na naman ako?" Sabi niya, "Alam mo yung laka doon sa may dulo, kung walang laman. O bakit? Ilagay natin doon." Ginawa namin, pinagsama-sama namin yung langganan ng nangangamoy, yung sapatos, pati yung bote, doon lahat sa laki. Yawa yan dyan, kinagaguhan namin. Then sabi, "Okay, mga kasama, itong locker na to, ito yung ating treasure locker. Walang makakapagbukas niyan, liban sa atin. Amen? Amen." At tumating na po, yun time na bibisita na yung girls sa boys' dorm. Kaya na po, pumasok na po yung mga babae. Pagpasok pa lang, pagbuhan pa lang sa piton, bango-bango. Nagkaganda ng bango-bango naman ang dorm ng mga lalaki. Pasok sila doon. Tinignan nila yung mga higa namin. Ay, religious na religious, may mga bayan doon pa. Nung makita nila yung mga laka namin, "Abay, kagaganda, may mga picture, akin na lang yung picture mo." Then yung isang babae, nakatayo daw siya sa may dulo, nakatingin siya na ngayon sa laka. Sabi naman, "Uy, hindi ako siya." Sabi niya, "Ano meron yung sa laka na ito, bakit nakatanda po?" Sabi niya, "Ah, kung pansinin yung pabayaan mo yan, hindi ko lang tayo magsaya na tayo ito." Pinilip, "Tunda ko ito, siguro yung mga tinatago kayo dito, no? Siguro yun yung mga picture ng mga girlfriend nyo, no? Uy, wala ako, wala kami tinatago ganyan." Hindi umalis na po yung babae. Hindi namin alam na itong mga babae ito ng plano pala na papasokin yung dorm namin kapag wala kami at bubuksan yung lakad namin. Galing po kami ng cafeteria at nung pag-uwi ng sabi, "Ay, kumakalampag. Naku lang yun. Ano yung nag-aayos ng ano? Cabinet?" Nung pagpasok po namin sa dorm, nandun po yung babae, kinakalampag po yung lakad. Sabi niya, "Huy, anong ginagawa dyan? Pwede buksan yan." Sabi niya, "Hindi. Tuda kami dito, siguro natin yung mga picture ng mga girlfriend nyo, no? Siguro yung mga tabletan dito, no? Siguro kung ano yung mga tinatago nyo dito, no? Bukusan namin ito. Huwag yung bukusan yan. Kami na yun pwede magbukas yan." Talagang mapilit sila mga kapatid at kinakalog nila ng kinakalog. At nasira ang panda. Bumukas ang lakar. At tumiwangwang ang kabuluhan ng mga boys. Ang sapatos na nangangamoy, bote na mihili, at yung tangganang nilulungo. Mga kapatid, ang Panginoon ay tumitingin sa ating mga actions. Ang Panginoon ay tumitingin sa ating puso. Ngayon ang tanong niya sa inyo sa araw na ito, baka may mga treasure lamang dyan sa puso ninyo. Mga kasalanan na ayaw niyo sa atin. Treasure lamang na hanggang ngayon ay nakapanlak pa rin. Hindi Panginoon ang bubukas niya. Buksan ninyo ito at papasukin niyo ang Panginoon. Nang sa ganoon, ang Panginoon ang maglilinis ng inyong puso. Nais kong basahin ang talata nito bilang sa akin pagkatapos. Sa Proverbs 23 verse 26, sabi niya rito, "My son, give me your heart." Mga kapatid, kung nais ninyo na mabuhay na karapat-dapat sa Panginoon, ibigay natin ang ating puso sa Kanya. Happy Sabbath.